and Italy, and also institutionalizing the following international business centers. These centers are in Hong Kong, Malaysia, and Oman. As we go to our fifth anniversary, which we fondly call Good Life Summit, JC Premier adapts to the international branding recognition by transforming its logo to what is now known and seen today. JC Premier is now known as JC. Today, more than ever, JC has been known in the MLM industry as the company with the most generous compensation plan and most realistic, doable, and workable reward incentive program, all for its hardworking distributors. We want to change how the multi-level marketing industry is being represented. Over the past few decades, this lucrative industry has helped a lot of individuals from all walks of life, from different countries, cultures, and ethnicities improve their lives for the better. And we believe that JC can help them achieve more, do more, and be more in this industry. JC is all about helping the people. We believe in personal relationships as a strong foundation for building their work. We believe in empowering our distributors by rewarding them in a way that will motivate them. We believe in change, and we believe that we can make the MLM industry better. As JC progresses onward and begins to take notice, the company continues to innovate with cutting-edge technology for continued learnings and convenience. Continues to partner with world-class companies with reputable research facilities that provide you with only the best products, and continues to provide incentive rewards programs that are both workable and realistic for both new and existing distributors. By making the greatest decision to commit and act para sa kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Just have to make that one great decision. I would like to remind again all of you that this industry will not dictate the future of JC. JC who will dictate the future of this industry. Our mission is to provide high-quality products formulated from the best ingredients in the world to people around the globe through our innovative marketing. Hello, good morning to everyone. A happy Sunday to everyone. And to our 25 million viewers, good morning, good morning. Good morning, Team Warriors. Good morning. Angie, good morning. Anna Regina, good morning. Cesar, Christina, Eduardo, Enrique, sorry. I sit corrected. Enrica, Glenda, all the way from Ireland. Jen Christopher, Jennifer, Coach Jennifer Arellano, good morning. Lenora, MJ from Batangas, Paul, good morning. Reggie, Rizaline, Rosalie, hi, good morning. Tata and Vivian, good morning, 25 million viewers. Kamusta po ang Sunday natin? Sana ay okay lang ang Sunday natin, even though we are not allowed to attend the Holy Mass.
we still have time to pray to God at any time. Kahit naman sa ang lugar, pwede naman mag-pray eh. Diba? Pag may gusto, may paraan. We always pour a way to communicate to the Lord. So, huwag kayong mabahala kung hindi kayo nakapag-attend ng Holy Mass today for the Catholics and Christians. Kasi hindi pa rin allowed yung social gathering. Okay. Congratulations to our new subscribers na hindi pa nagsisimula ang ating presentation. Hello kay Paul and Joanna Rosita from Paranaque. Congratulations. Welcome to The Good Life. And thank you so much for being part of our team. Batiin natin lahat to all our beloved guests na nandito ngayon sa webinar. A very good morning and thank you so much in advance for your time. Alam namin busy kayo sa family. Sunday is a family day, but you still spend at least an hour or a 1.5 hour sa amin para alamin kung ano yung gusto namin i-share sa inyo. Okay? But before that, batiin po natin ang ating lahat ng grupo. Team Kings, good morning, Team Jaguars, Team Warriors, Team Amazing, Lucky, Team Legends, good morning, Coach Rolly, good morning, the best mentor, good morning, Team Expandables, Team Tigers, Team Phoenix, Team Fearless, and yours truly, the team founder of Team Celebrity, as your host for tonight. My name is Neil Patrick Ovalles. Pero tawagin nilang po akong Barbie. Mm-mm. Barney Barbie. Okay. Mm-mm. So currently, we're going up to 31 million viewers. For those who would like to say something or to greet your guests, feel free to leave a chat message para mabasa po natin. Okay? So, habang nag-aantay tayo for 5 minutes, basahin natin yung mga bati. Ma'am Glenda, good morning po daw sa iyong lahat. Shout out kay Ma'am Glenda Nasol. Good afternoon everyone from Rizaline Advincola. Oh, from the Cagayan de Oro. Hello. And from the Team Warriors. Binabati niya si Rizaline. And to our new couple guests. Again, once again for our new franchisee, Mr. Paul and Johanna Rosita from Paranaque. Hello, hello. Shout out po sa mga taga Paranaque dyan. Ma'am Leonora, good morning. Shout out po. Shout out din po kay Rosalie Locson, Leonora Durian. Good morning Jane Christopher Montilla. Good morning po, good morning. And MJ Batangas, hello. Para po sa mga guests namin, huwag po kayong ma-confuse if you are telling good morning because you know, a business normally operates in the morning. And, you know, a morning for us, it's a blessing because we are not sure if we are still able to wake up in the night after sleeping, right? So we always thank God first for having a new day because a new morning is a new blessing. Tama po ba, guys? Yes po. Every time nagigising tayo, that is the first blessing that we receive from the Lord. Mm-mm. Huwag po kayong mataka ha. Baka kala nyo Bible study po yung ina-attend nyo. Mukha po akong seryoso ngayon. But hindi po ito Bible study. This is a webinar and we have a business proposal po sa inyo. May mga papasok pa. Hi, Kuya Coach James. Ang aming isa sa mga pinakamasipag po na franchisee. Kahit nagtatrabaho po, ayun. All the way. Good morning, kay Christina Santos, good morning, ma'am, good morning. Sir Reggie, good morning. Good morning, good morning. See, you guys, all walks of life are here because they see that something is good in this business. So, before we proceed to our business presentation, we have two favors. Okay, number one, all your questions, please keep it and reserve. We will entertain your questions after the presentation po. Okay, so patapusin after the presentation, yan, you can raise your question. Number two, please keep your microphone in a mute mode para po hindi ma-distract ang ating speaker. So I am not the speaker for tonight.
we're going up to 32 million subs, viewers. Parami ng parami. So, hindi po ako yung speaker for tonight. I will be your host for tonight. So, inaayos lang po ng technical department natin ang ating setup for the presentation. Batiin din po natin, alam nyo guys, what's good in this business, we are not only staying in the Philippines. Our business is expanded internationally from Ireland, Canada, Kuwait, Dubai, Abu Dhabi, Australia, and Canada, and USA. Good morning, literal na good morning talaga sa kanila. Good morning po sa inyo lahat. Wait lang po tayo ng mga 2 to 3 minutes. Oops, we are still up to 31 million viewers. Guys, lahat na nandito sa Sunday sa webinar natin. Guys, I will pray for our success. So, lahat tayo kikita ng million. Kasi isipin nyo guys, we spare 1 hour of our time instead of spending to our family. Guys, I will pray for your success. So, antayin lang po natin for 5 minutes. Nakapapasok pa. Ayun, may pumapasok pa. Hi, Ma'am Flor Cano. Ma'am Flor, good morning, good morning. Thank you for coming. And to our guest, Mrs. MJ from Batangas. MJ Batangas, good morning, good morning. Mr. Reggie from Batangas, good morning. Good morning po sa inyo. Thank you so much for your time. For spending your 1 hour. You know, rest assured, this is a very productive meeting that you will attend. At hey guys, welcome to another Tito tutorial. For the newbies, this is basically a segment where we explain things in a way that even a Tito like me can understand it. And today, we're talking about copper masks. Now, the idea of using copper to disinfect or for antibacterial is nothing new. The ancient Egyptians have been using it for centuries or centuries ago. So, how does it help the viruses like corona? If the virus lands on something like steel, it will stay there for 5 days. For something like wood, that's about 4 days, but it's only a matter of hours when it's copper. This makes a big difference when you think about the amount of masks that we throw on every day that do have the virus on. So yes, there are benefits to this. Aesthetically, well, the color tone alone should already tell you it's a little bit more matched than the white one, but it's more contoured to my face. Plus, I like the fact that it has this little breather under the chin, which stops your glasses from getting fogged up. So in the box, you're going to get one-piece antimicrobial copper mask film with 10 pieces of the non-woven fabric filters. You can wash these usually about 3 times. If you average out the cost, because you have to replace the copper mask every 30 days, it works out to about 11 pesos per day. That's it for this tutorial. Stay safe. See you soon. Hey guys, welcome to another Tito tutorial. For the newbies, this is basically a segment. Guys, isa yan sa mga online stores at mga products na meron tayo. Totoo yun, guys. Why are you going to wear an ordinary mask if it's, you know, if you see that there's a better mask? Kung hindi natin kayang i-afford ang N95 mask, tsaka surgical mask, we still have the copper mask. Check lang po natin. You are going up to 34 million viewers. Good morning sa inyo lahat.
Okay. Makanagta kayong iba. Sino ba yung nagsasalita dyan? Sabi, papakilala muna ko sa inyo, no? Oo. Para sa mga kakapasok lang po, again, ang may tunay ko pong pangalan ay Neil Patrick Cobalias. Yes po. Mukha, maganda po talaga ako, pero Neil Patrick po yung pangalan ko. I know, I'm 19. I look 19. 19 ko pong kopong. Diba? Normal yan. Dito kasi sa business namin, hindi ka lang kikita. Gaganda ka pa. If you're gonna check my mukha before, alaki ng improve na, mas nag-improve pa. Oo. Diba? Sipin nyo yan. Gaganda ka pa, kikita ka pa. Wala akong makikitang ganyan sa Pilipinas. Diba? Isa po akong seaman. Yes po. So, habang nag-aantay tayo sa mga papasok na guests, magpento lang ako ng saglit sa inyo, guys, ha? Para makilala nyo kung sino yung host na nagsasalita. Sino ba yan? Walang pakialam sa'yo. Diba? Pero, alam nyo, guys, isa po ako sa tutulong sa inyo. Oo. Lalo na sa mga new franchises, magtulungan lang po tayo dito. Isa po pong OFW po. 7 years na po akong seaman. Alam ko po maganda ako, pero seaman po talaga ako. Pinasok ko yung buhay ng seaman. Hindi rin, all of a sudden po, unang nag-break kami ng boyfriend ko, yun, nakapag-decide din na mag-abroad. Kasi gusto niya talaga mag-abroad. No? Nag-break kami. Ako yung nauna nag-abroad. O, diba? Move on lang. So, 7 years na yun. Maganda naman ang buhay ng buhay na seaman kasi we travel the world for free. Oo. Kumikita naman kami. I enjoy it so much. Kailan totoo pressure? Grabe yung pressure ng buhay. Akala natin masarap ang buhay ng OFW. Guys, I am telling you, I salute all the OFWs. Hindi po madaling makipagsapalaran sa ibang lahi po. Mm-mm. Talagang, kumbaga, lunukin mo na yung pride mo. Para lang wala kang magkaroon, hindi ka magkaroon ng gulo sa ibang bansa. Kasi hindi naman tayo hindi naman kami nag-abroad para makipag-away. So always kami nag-compromise. Oo. Tsaka nag-apply po ako, start po ako cargador. Sipin nyo guys, yung pag nag-apply ka sa ibang bansa, ang taas ng standard nila. Tapos pag nandoon ka na, yung mga ibang lahi, ang bilis nila makapasok. Kahit nung mas lamang ka sa, kahit kumagna, kumlaude ka pa, lamang sila, kasi ibang lahi sila eh. So, you know, binibase nila una sa nationality. Pero okay lang yun, kasi nagbibigay naman sila ng opportunity. Basta palaban ka lang, diba? So, sa 7 years na yun, hindi ko na iniisip na hindi pala sapat yung pera, no? Kahit kumikita ka, nagkaroon kami ng gap ni mama, kasi yun na nga, parang ang dami ko palang hindi alam sa buhay ng mama ko for 7 years. Isipin nyo guys, money is not really, I am not saying na against ako sa pagiging, kasi laki ng tulong talaga. Nakabili na po ako ng equity ng bahay. Pero, ang dami ko palang gap sa mama ko. Diba? So, ayun, sinubukan ko tong business na to. Kasi nawalan kami ng trabaho eh, diba? Kadahil sa pandemic. So, yun lang yung kwento ko buhay. Buhay seaman. Diba? At sinubukan lang din ang business na to. Hi sa ating bagong pumasok na guest. Oo. Ah, Coach Ronnie, sabi niya live po tayo sa Bravest Group page. So, share na lang po natin itong live sa ating mga kakilala para sa mga hindi maka-attend. At ready na po. All are set. Tatawagin na po natin yung speaker for tonight. So, itong speaker po natin ngayon is, he is a chef by profession. Yes po. Isipin nyo ha, chef. So, pinasok din niya po ang pagiging, ang catering business, di ba? Kasi pag chef ka, syempre, dapat yung business na i-apply mo, related din, di ba? So, nag-catering din siya. So, sinubukan din niya po ang Lazada Logistics. Oo. So, but he is a young bachelor. He's just only 27 years old, right? A 27-year-old guy, but ang laki ng binago ng buhay niya dito. This year. Oo. Isa sa mga blessed na tao sa taong ito. So, actually, he was planning na mag-artista. Oo. Kaya lang, nakilala niya ang JC, di ba? So, hindi na siya natuloy nag-artista. Oo.
siya ang pinakagwapong at pinakabata naming founder dito sa JC. Without further ado, please help me welcome Coach King Enriquez. Emmanuel K. Enriquez. Hello, Coach King. Grabe. Natawa ako doon naman. Natawa ako doon sa mag-aartista. Oo. Diba? Diba magkasabay tayo dapat? Oo. Kaya yes, lang... tama. Nagsara lang yung ABS eh. Mag-aartista sana eh. Kaya lang wala. Nagsara yung ABS. Tinanggalan ng franchise. Hindi kami natuloy nila, Coach Rolly. Tama eh. Nag-negosyo na lang kami. Yan. Good morning, everyone. Yan. Hi, Miss Christina Santos from Ireland. Kamusta po? Ang ganda ni Ma'am Christina. Hello, Miss Dora Jackson from Hawaii. Yan. From Hawaii natin. Subscriber natin. Hi, Coach Jenny Arellano. Hi, Miss Rose Locson. Grabe, ang dami natin, guys. At may mga humahabol pa. Yan. Magandang... good morning po sa inyong lahat. Nandyan din si ating sa partner, Hi Mickey there. Yan, good morning. Tsaka si Miss Leonarda Jaret. Yan, good morning po, ma'am. From Australia. Yan, from Australia si Ma'am Leonarda. So, yan, kamusta po kayo? So, before I start, I would like to introduce myself. Yes, tama po si Coach Neil Patrick or Barney Barbie, isa sa mga cutest coaches natin dito sa Gilas, sa ating online franchise. Guys, my name is King Enriquez and I'm already 27 years old. Ang background ko po dati, isa po akong chef. Yan, kusinero po ako sa Richmond Hotel Ortigas way back 2013. So, ayun po, medyo ambisyoso, mataas ang pangarap. Nag-quit po ako sa pagiging chef. Inaya ko magnegosyo tong mga kasamahan ko. So sabi nila, anong negosyo papasukin natin? Wala naman tayong alam sa business. Sabi ko, syempre, yung related sa ginagawa natin, mag-catering tayo. Syempre, exciting, nag-catering kami. Mga first customer namin, yung mga kakilala rin namin, yan. Kaya lang napapansin namin, ba't hindi tayo nakakakuha ng breakthrough or parang hindi tayo nakakakuha ng mga big client? So nagtataka kami. Hanggang sa na-realize namin, kulang pala kami sa connection. Sa catering pala, kailangan may mga connection ka rin sa mga hotel, malalaking hotel, magagandang resort para nakakakuha ka ng magandang discount. Yan. So kami, wala po kaming connection. So sila, hindi naman kami pwedeng tumigil sa paghahanap buhay. Ang ginawa nila, sumakay na lang sila ng barko. Yan, nag-seaman sila. Habang ako naman, nag-stay ako dito. Sabi ko, nasimulan ko na yung... nakapagsimula na ako ng business. Tutuloy ko na, maghahanap pa ako ng negosyo. Tatry pa ako ng iba. Kasi na-enjoy ko eh. Kasi pag sa negosyo, hawak mo yung oras mo. Kaya lang, kailangan mong makita yung tamang negosyo. So, yung father ko, may business siya, logistic. So, kung aware po kayo kay ano... kay NutriAsia, si Mang Tomas, UFC, Dato Puti, Silver Swan, kami po ang nagde-deliver niyan kay SM, Pure Gold, Ever, Gaisano. Yung mga products na yun, kami yung nagde-deliver. So yun, kinukuha namin siya sa Bulacan, sa NutriAsia. Tapos yung mga truck po namin, yun na yung magde-deliver sa mga supermarket. So syempre, business ng papa ko yun. Hindi ko naman business yun. So sabi ko, gagawa ko ng sarili ko. Kasi gusto kong gusto kong makilala sa sarili ko. So nagtayo ako ng sarili kong logistic. Pumasok ako kay Lazada. So aware po ba lahat kay Lazada? Kung aware kayo kay Lazada, nag-loan po ako ng sasakyan. Ako po mismo nagde-deliver ng product. Once na nag-order ka kay Lazada, meron kaming certain area na dinideliveran dito sa Marikina. Ang helper ko pa nga nun, mga pinsan ko eh. Yan. So kami-kami nagde-deliver ng product na in-order nyo. So, good news, nabigyan ako ng 5 years contract ni Lazada. Bad news, na void, naging 1 year. So, bakit naging 1 year? Kasi mayroong mga pumasok na mas magagandang logistic partners na kung saan mas magaganda yung mga sasakyan nila at natalo po ako sa bidding. Sa logistic kasi may bidding. So, natalo ako sa bidding, nawala ako sa picture sa logistic business. So, naisip ko, hindi yata para sa akin yung pagninegosyo. Mag-quit na ako. Kaya lang na-realize ko,
ang bata ko pa. So, sabi ko, try pa ako ng isa. Isa na lang. Kasi, kung mag-fail man ako dito sa ginagawa ko, mag 29 or 30, may experience naman ako, pwede ako mag-apply sa malalaking company. For example, pwede rin ako mag-seaman. So, sabi ko, isa na lang, try pa ako ng isang business. So, nag-try pa ako hanggang nakita ko tong online franchise ng Show My King. Guys, natuklasan ko sa negosyo, ang sikreto po pala, kailangan may susundan kang sistema. Hindi ikaw mismo ang gagawa ng sarili mong sistema sa negosyo. Kasi pag ikaw ang gumawa ng sarili mong sistema sa negosyo, pag nakita ng mga kababa, ng mga ibang tao yung negosyo mo na patuloy na lumalakas, ang gagawin nila, gagayahin nila yan. Wherein marami ka ng magiging competitor, doon ka na mahihirapan. For example, yung kapitbahay namin, nagtayo siya ng tindahan. Sa ganda ng tindahan niya at lakas ng tindahan niya, makalipas lang ang ilang buwan, ang dami na pong tindahan, nakatabi niya. So sabi ko, pag nagnegosyo ka pala, pag ginaya ka, hihina yung market mo. So kailangan makaisip ako ng negosyo na kung saan, kahit ishare ko tong business na to, hindi hihina yung market ko. Bagkus, lalakas pa. Good news, ito po yung i-introduce ko sa inyo na negosyo ngayon. Yan. So, mag-share screen lang po ako, ha. Naririnig po ba ako? Clear po ba, guys? Yes, loud and clear. Yes, coach. Loud and clear. So, gusto ko munang pag-usapan natin yung tatlong bagay na mahalaga sa panahon ngayon. Guys, kung aware kayo, syempre lahat naman tayo aware sa na nangyayari sa atin ngayon. Nagkaroon tayo ng ano ng tinatawag na crisis. So, meron lang daw tatlong bagay na mahalaga sa panahon ngayon. Number one dyan is pagkain. Tama nga naman, hindi mo naman pwedeng tanggalin sa tao ang pagkain kasi pag tinanggal mo yan, mamamatay ang tao. Tama? So, number two nandyan yung health. So, kailangan natin palakasin yung immune system natin ngayon. Kailangan natin alagaan ang kalusugan natin kasi wala pa pong nadidiscover na bakuna sa mga lumalabas ngayong bagong mga virus tsaka mga sakit. So ngayon, ang labanan talaga, palakasan ng immune system. Kaya tignan nyo, yung mga mahihina ang immune system, sila yung mga tinatamaan ng mga sakit. At number three, pangatlong mahalaga is pera. Bakit mahalaga ang pera? Guys, paano ka nga naman makakabili ng pagkain na kailangan mo at food supplements kung wala kang pera? Tama? So anong dahilan yan? Bakit yan mahalaga? Guys, nagkaroon kasi tayo ng tinatawag na lockdown or COVID-19. Na kung saan maraming mga negosyo nagsara. Nagsara yung mga restaurant, parlor, barbershop, gym, spa, hotel, malls, cinema. Ang dami pong negosyo nagsara. Kung iniisip mo, ang daming nalugi yung negosyante, mas marami tayong mga kababayan ang nalugi kasi nawalan sila ng trabaho. Isipin nyo, habang tumatagal, mas umaangat yung nawawalan ng trabaho sa panahon ngayon. Akala natin kapag meron ka ng trabaho, may stable ka na trabaho, nasa magandang kumpanya ka, safety ka na. Kumbaga secured na yung future mo. Pero hindi. Kasi bakit? Guys, ang daming malalaking company na bankrupt nagsara. Dahil nagkaroon tayo ng lockdown or COVID-19. Hindi nila na-adapt yung dapat nilang ma-adapt bago pumasok tong pandemic. So, nagpatupad ang maraming bansa ng enhanced community quarantine, kaya maraming nagsara. Pero okay lang yan. Kung may bad news, may good news. Kasi meron daw trending. At etong trending na to, ang isishare namin sa inyo ngayon. Ano ba trending ngayon? Guys, trending pagkain. Naniniwala ka ba na trending ang pagkain ngayon? Eto na lang. Para maniwala ang trending ang pagkain, buksan mo yung Facebook mo ngayon. Mag-scroll ka na mag-scroll. Makikita mo dyan sa wall mo, puro nagbebenta ng pagkain. Kung ano-anong binebenta, kanya-kanyang luto yung mga friends mo. Bakit? Kasi eto, pag eto yung binebenta mo, automatic bibili ng tao. Hindi mo na kailangan i-hard selling yan. Matik, pag nakita nila yan, matatakam sila o order na sa'yo. At number two, guys, kung ang business mo wala sa online, masasaturate yan. Pero kung ang business mo nasa online, good news, lalaki yan. Kaya nga tignan nyo ha, mas malaki ang kinikita na nagbebenta ng pinopost sa Facebook yung pagkain compare sa nagtitinda ng nasa tapat lang ng bahay niya. Tama? Kasi yung nasa tapat lang ng bahay niya, ang market niya lang, mga kapitbahay niya.
Pero yung nagtitinda through online ng pagkain, ang namamarket niya, lahat ng kakilala niya. Tama? So dito sa online negosyo natin, good news. Baka matagal ka na kasing walang pinagkakakitaan. Or baka gusto mong dagdagan yung pinagkakakitaan mo, etong online food business ang bagay sa'yo. Ito yung solusyon sa mga tao naghahanap ng opportunity ngayon. Pero bago ko ipakita itong mga company or etong mga food business natin, gusto ko muna sa inyo ipakilala kung sino yung nasa likod ng napakagandang kumpanya na to. Guys, please watch this. Guys, so ito lang naman yung mga may-ari ng mga company na ipapakita ko sa inyo ngayong hapon. Yung nasa kanan natin, ang ating President and CEO, Mr. Jonathan So. At yung nasa kaliwa naman, ang ating Vice President and CFO, Mr. Carlito Makadangdang. Yan. So pag-usapan na natin kung ano ba yung mga negosyo nila. So unahin na natin si JC. Si JC, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga products niyan. So dito naman tayo kay JC Worldwide Franchise na kung saan si JC Worldwide Franchise, connected siya or siya may-ari ng Shomai King, ang hari ng Shomai, Potato King, Shopaw the King, Noodle House, and Sergeant CC. Guys, meron din tayong sariling Cloud Panda. Hindi po Food Panda, Cloud Panda. One of the leading IT company right here in Philippines. MDM, binili na rin natin yan. Guys, pag-usapan muna natin si Cloud Panda. Si Cloud Panda is an IT company based here in Philippines. So, isipin nyo na lang kung gaano kalupit tong Cloud Panda natin. Tayo lang naman na nagpo-provide ng IT system ni Pure Gold. Philippine Ferrari, Rolls-Royce, Dotonbori, Katuning, Mactan Cebu International Airport, Primark Town Center, and Baby Planet. Isipin nyo ha, ang lalaking company na pinoprovidean na natin ng IT system. What more pa yung system natin mismo? Diba? So, one of the leading newspaper in Mindanao, binili na natin yan. Bakit? Kasi gusto na itong mga generous na mga may-ari natin to deliver the good business all over Mindanao. So, lahat maabutan ng mga good business natin. Yan. And JC, we are promoting health and wellness personal care product. Dito sa mga produkto na to, ito lang naman yung mga produktong lagi mong ginagamit sa loob ng bahay mo. So, syempre, wala naman dito naliligo ng hindi nagsasabon. Tama. Wala naman siguro dito ang taong hindi nagtututpaste pag nagtututbrush. Wala na naman siguro gumagamit dito ng asin. So, guys, marami tayong produkto na kung saan ito lagi mo siyang ginagamit sa loob ng bahay nyo. Ang kailangan mo lang gawin, mag-change brand ka lang. Kasi bakit? Lahat po ng products natin is buy one, take one. Yan. So, dito, marami tayong celebrity product users. Andyan si George Enjay, Master Hans Kua, Erwin Tulfo, favorite niya po ang ating Good Leaf Ashitaba. Kasi bakit? Ang Good Leaf Ashitaba natin, meron tong Ashitaba leaf na kung saan proven na siya ng Japan na anti na cancer killer. Yan. Even Martin and Donar, favorite ang Good Leaf Ashitaba coffee natin. Moymoy Palaboy, Ali Forbes, sila po ang ating mga celebrity product users. So, sa mga offices naman natin, Luzon, Visayas, and Mindanao, meron po tayong headquarters. Yung sa Luzon natin, nasa Green Hills yan. Yung nasa Visayas, nasa Cebu,
At yung isa sa mga pinakamalaki nating office, yung nasa Mindanao, nasa Davao po siya. Grabe. Alam nyo bang 1,000 square meters ang laki nito? 3-story building owned ng company. Kaya lang naman ito mag-accommodate up to 1,000 people. Kaya isa to sa mga favorite kong office. Yan. At kung malayo ka sa mga nabanggit kong opisina natin, okay lang yan. Meron tayong tinatawag na business center. So nakakalat yan from Luzon, Visayas, and Mindanao. Pwede mong tanungin yung sponsor mo o yung nag-invite sa'yo kung nasaan yung pinakamalapit na business center sa lugar mo. Pwede ka pong mag-transact dyan. Yan. International headquarters naman, meron tayong Singapore, Taiwan, Qatar, Dubai, Abu Dhabi, and one of the biggest achievement ni company, guys, nakapasok tayo ng Milan, Italy. Isipin mo ha, yung mga pinakita kong produkto ni JC kanina, health and wellness, beauty products, nakapasok tayo sa Italy, sa Europe. From Philippines to Europe, grabe yung quality ng produkto natin. Pang-international. So, pag-usapan naman natin si JC Worldwide Franchise. Si JC Worldwide Franchise kasi, nasa 14 years in the business na siya. Ganun nakatagal, ganun nakalalim yung foundation niya. Alam niya na yung pasikot-sikot sa franchising industry. Kaya nga siya lang ang franchising ngayon na hindi nagsara. Bagkus lumakas pa yung business niya. Guys, we already have 6 food cart concept na kung saan tayo ang may-ari ng Shomai King, Potato King, Noodle House, Shopaw the King Burger Factory, and Sergeant Sisig. Meron din tayong sariling komisari. Yung mga may-ari po natin, nag-order pa sila ng mga machine para mas mag-produce pa ng mas maraming food products. Grabe, no? Kasi palakas tayo ng palakas habang tumatagal. Isipin nyo na lang, nakakapag-produce lang naman tayo ng 7 million pieces ng Shopaw monthly. Let's say, piso-piso na lang ang kita ng mga may-ari dyan. Ibig sabihin, kumikita yung mga may-ari natin ng 7 million pesos sa isang buwan. Eh, meron pa tayong siomay. 30 million pieces ng siomay monthly ang napoproduce natin. Let's say, piso-piso na lang ulit ang kita ng mga may-ari natin dyan. Ibig sabihin, kumikita sila ng 30 million. Pag pinag-combine natin yun, nasa 37 million monthly. Guys, dalawang produkto pa lang ang pinag-uusapan natin. Wala pa dyan yung iba. At ang good news niyan, we already have 1,000 outlet nationwide from Luzon, Visayas, and Mindanao. Makikita nyo na po ang mga food cart natin sa mga sikat na mall. Katulad ni Ayala Mall, Robinson, SM City, Robinson. At isa sa mga pinakamaganda nating outlet is nasa NAIA Terminal 3. Yan, meron po tayong existing food cart dyan. So, eto na. Pag-usapan natin kung magkano ba mag-franchise ng isang food cart business dito sa Pilipinas. So, eto na yung inaantay ng karamihan eh. Kung magkano ba ang puhunan sa gantong negosyo? So, bigyan ko kayo ng example, si Shomai H or Shomai House. So, lahat naman, kilala siguro to. Guys, isa to sa mga competitor natin. Ang franchise fee niya is 250,000. Kailangan mo tong i-set up. So, magbabayad ka ng 150,000 for setup fee. Total of 400,000 yung kailangan mong ilabas na kapital. So, meron din tayong M. Shomai or Master Shomai. Ang franchise fee niya is 280. Setup fee is 150. Total of 430,000 yung kailangan mong ilabas na kapital. So, grabe, no? Napakamahal pala mag-open ng isang franchising business sa Pilipinas. Pag-usapan naman natin yung mismong produkto natin. Si Shomai King, ang hari ng Shomai. Dahil si Shomai King, may franchise fee ka na, may setup fee ka pa. For only 288,888, good news, meron ka ng isang food cart business. Yan. Kung mahal ang franchising pinito, magkano ba ang kitaan sa gantong negosyo? Ito, pag-usapan naman natin yung kitaan. Alam nyo ba ang potential income ng isang food cart business is 700 up to 3,000 net per day? Guys, pag sinabing net, ayun yung ano, neto mo na yan. Labas na dyan yung sale, labas na dyan yung bayad sa kuryente, bayad sa tao, bayad sa upa, bayad sa products, savings mo na yan. So, let's say, worst case scenario, kunin na lang natin 1,000. I-multiply natin siya in 30 days. Pwede kang kumita ng 30,000 sa isang buwan. Pag may isa kang food cart, eh what if dalawa yung food cart mo? Pwede kang kumita ng up to
60,000 per month. Eh, what if kung tatlo ang food cart mo, pwede kang kumita ng up to 90,000 per month. Grabe, no? Pag mas marami ka palang tindahan or food cart business, mas malaki yung kikitain mo. So, parang interesting kung ipa-franchise mo lahat ng food concept natin. Yan. So, lahat po ng food cart business natin, ng 288,000 lang siya. So, sana invite sa'yo sa sponsor mo, tanungin mo na kung magkano, kung paano mag-avail ng gantong food cart business para ma-process nyo na. Pero bago mo tanungin yan, guys, dyan ka lang kasi meron akong good news sa'yo. Ikaw na nanonood ngayon dyan, meron akong good news na sa'yo na kung saan pwede ka maging online franchisee, na kung saan lahat ng mga food concept na pinakita ko sa'yo kanina, ma-avail mo siya. All in one. Isipin mo ha, online franchisee, paano ba yan? Ma-avail mo lahat ng food concept natin, all in one, from potato, siomay, siopaw, burger, noodles, sisig. So dito, busog ka na, may pera ka pa. Pwede kang kumita ng 30,000 to 60,000, may pera sa bahay. At yan ang ituturo namin sa'yo. Grabe ha. Isipin nyo, yan, si Neil Patrick, si Coach Rolly, nasa bahay lang sila pero kumikita sila. At ayun yung isishare namin sa inyo ngayon. At ang malupit dito, kahit cellphone lang ang gamit mo, kahit laptop lang, pwede ka nang kumita ng 30,000 up to 60,000 kada buwan. So, once na nag-subscribe ka, automatic, meron ka makukuhang 5,000 freebies. Guys, ulitin ko ha, meron ka makukuhang 5,000 freebies. Pwede tong health and beauty products or pwedeng food and health products. So, mamaya papakita ko sa inyo kung paano yun. Good news, magkakaroon ka rin ng JC Distributor ID number. Pasok ka na rin sa 70% discount sa lahat ng JC products. Isipin mo ha, 70% discount. Anong company ang magbibigay sa'yo ng up to 70% discount? Wala po. Only JC. At ang nakakakilabot niyan, lifetime buy one, take one ka pa. Isipin mo yun ha, lifetime buy one, take one. Makakakuha ka na rin ng 30% up to 43% JC Worldwide Food Product Discount. So from 30%, pwede palang umangat ng 43%. Mamaya i-explain ko kung paano yun. Meron na rin tayong online services, processing, distribution, and delivery. Isipin mo ha, makakakuha ka ng portal. Yung portal na makukuha mo, mamimili ka lang ng product, babayaran mo through online, i-deliver sa'yo door-to-door. Hindi ka lumabas ng bahay. Ganon kaganda yung system natin. Meron din tayong free online trainings. Guys, dito sa business na pinapasok nyo, hindi ito yung basta pumasok ka lang sa negosyo tapos-tapos na. Para kang balik, para kang estudyante ulit na kung saan aaralin mo to. Tama? Kasi bakit? Etong mga magtuturo dito, they're doing this business for more than 20 years. At ang good news nyan, kumita na sila ng million-million. Sila mismo yung magte-train sa'yo. Bukod sa ite-train ka namin, katulong namin sila. Libre yan. Libreng training. Ito na, ito ang exciting. Makakakuha ka ng mga online shop link. Isipin mo ha, from siomay king, potato, burger, siopaw, sisig, noodles, pinagsama-sama na sa iisang shop link. Na kung saan, kikita ka ng 30%. So, bigyan kita ng idea paano nag-work yan. For example, nag-order ka kay Lazada. Diba, hindi naman yung in-orderan mo yung nag-pick up ng product. Hindi naman siya yung nagbalot at hindi siya yung nag-deliver sa'yo. Ganun din dito sa online business natin. Hindi ikaw ang pipick up ng product, hindi ikaw magde-deliver, pero yung 30% profit, papasok yan sa account mo. So ano lang ang kailangan mong gawin? Kailangan mo lang i-share tong shop link na to sa Facebook mo. Hindi lang yan. Kasi bakit? Makakakuha ka ng Boy Bondat. Sa Boy Bondat, meron tayong sisig and beef pares. Good news, kikita ka ng 20% profit. Ang malupit niyan, meron pa tayong mga box roast fried chicken. Guys, good news, binili na po ni JC Premier si Mang Box. Tayo na may-ari ng Mang Box. So pag nagbenta ka ng Mang Box, kikita ka ng 15% profit. Meron pa tayong shop link na Copper Mask na kung saan kikita ka ng 20% profit. Ang kailangan mo lang gawin, i-share tong mga shop link na to sa Facebook mo. Kesa naman share ka ng share ng mga kung ano-anong drama sa Facebook mo, hindi ka naman kumikita. Guys, etong i-share mo, sure kikita ka. Grabe. Eto na,
Once na nag-subscribe ka, dalawang package ang pwede mong pagpilian. Yung isa, 4,000 worth of JCN Health Beauty Products. Meron tong kasamang 1,000 worth of Xiaomi Food Product. Yung isa naman, 5,000 worth of JC Health and Beauty Products. So sa nag-invite sa'yo, sabihin mo na sa kanya kung ano yung gusto mong freebies na kunin. Yan. So pag-usapan na natin how much to subscribe. Guys, hindi 288,000. Hindi 200,000, hindi 150,000, hindi 75,000, hindi 35,000. Good news, for only 15,888, super value for money. Guys, lahat ng pinakita ko sa inyo kanina, kung ito total natin yan sa original price, aabutin niya ng 5 million. Yung shop link pa lang eh, libo-libo na. Yung franchise pa, yung system, grabe no, makukuha mo lang for only 15,888, sobrang sulit na yan. So ngayon, sa nag-invite sa'yo, tanungin mo na kung paano ka makakapag-transact ng mabilis. Kasi etong business opportunity na sinishare ko sa inyo ngayon, guys, limited promo lang to. Limited slot lang, hanggang Monday na lang siya. Kaya maganda, bago matapos tong promo, online franchisee ka na, subscriber ka na. Kasi once na subscriber ka na, eto na, ituturo ko na sa'yo yung special program. Na kung saan, itong special program na ituturo ko, pwede kang kumita ng malaki, pwede kang kumita ng mabilis, kahit nasa bahay ka lang, o kahit nagtatrabaho ka pa. Ang malupit niyan, pwede kang kumita dito ng 15,000 per day, 105 per week, up to 450,000 per month. Grabe, no? Dito sa Earn From Home natin, hindi mo kailangan magbenta directly. Kasi bakit? Meron tayong mga shop link. Isishare mo siya. Hindi ikaw magpipick up ng product. Hindi mo kailangan mag-inventory ng stocks. Mismong JC ang gagawa niyan para sa'yo. Hindi ka obligado mag-recruit. Hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho mo. Wala kang masyadong gagawin. Hindi ka masyadong mapapagod. Grabe, no? May ganyan palang negosyo. At ito yung isishare namin sa inyo ngayon. So, paano ang gagawin? Guys, 3 easy steps lang ang kailangan mong gawin. Napakadali. 3 easy steps. Kahit nga bata, kayang sundan eh. Ikaw pa kaya. Number 1, kailangan mo mag-subscribe. So, once na subscriber ka na, magre-refer ka lang ng dalawa. Wait lang, sir. Sino ba yung ire-refer naming dalawa? Yung ire-refer nyong dalawa, eto yung dalawang tao na gusto mong tulungan na kumita rin sa Facebook nila. Guys, alam nyo ba ang active sa Facebook is nasa 2.7 billion ang gumagamit ng Facebook? Grabe, napakarami, no? So, bakit hindi natin subukan pagkakitaan yung Facebook nyo? Kesa scroll ka ng scroll dyan, post ka ng post ng mga kadramahan, good news, pagkakitaan mo yung Facebook mo. Mag-refer ka lang ng dalawa, dalawang tao na gusto mong tulungan. Good news nyan, yung dalawa mo, imomonitor lang natin. Hindi lang ikaw ang magmomonitor, ha? Katulong mo kami. So, yung referral mo, ipapasok mo lang din sila sa Zoom webinar natin. Pag napasok mo sila, sino ba magpapaliwanag? Kami mismo. Habang inaaral mo pa yung negosyo. Pinapaliwanag namin yung negosyo, pero kumikita ka. Tama? Ganong kaganda tong business na to. At ang good news niyan, meron tayong FB Live Millionaires Presentation. Na kung saan, hindi man sila maka-join sa mga Zoom natin, pwede mo i-share sa kanila yung mga online presentation natin, FB Live. Nare-replay kasi siya. So dito, ang mga speakers natin, mga online top speakers sila, sila mismo magpapaliwanag ng business. Yan. So pag-usapan naman natin yung kitaan. Paano ka ba kikita dito sa online business natin sa special program na tinuturo ko? Tatlong bagay din. Kikita ka sa referral match income, referral income, direct referral rebates. Grabe, no? Tatlong bagay, sa tatlong paraan ka rin kikita. So, unahin na natin si referral income. Remember, nag-refer ka ng dalawa, pinasok mo sa Zoom, nag-subscribe. Good news, kumita ka ng 5,000. Eh, dalaway na refer mo, bali kumita ka ng 10,000 pesos. Coach, wait lang, hindi lang naman dalawang tao kaya kong i-refer. Meron, marami akong friends, marami akong pwedeng ma-refer. What if, coach, meron akong na-refer na 10? Pag may na-refer ka na 10, automatic bibigyan ka ni company ng 50,000 pesos.
Grabe, no? Ang malupit niyan, unlimited 5,000 referral income tayo. The more na marami kang nire-refer, the more na marami kang 5,000 referral income. Uulanin ka ng 5,000 katulad ni Coach Rolly at ni Neil Patrick. Grabe. Yan. So dito sa referral match income natin, napakasimple lang. Guys, naglagay ka ng, nilagay mo sa left yung isang na-refer mo, nalagay mo sa right yung isang na-refer mo, nabasa ni company, kumita ka na ng 10,000, binigyan ka pa niya ng extra match income na 1,500. Grabe, may bonus pa na 1,500. So ngayon, yung dalawang na-refer mo, imo-monitor lang natin. Guys, ulitin ko ha, yung dalawang na-refer mo, imo-monitor lang natin. Nang minomonitor natin yan, good news. Nakakuha sila ng tagdalawa nila. Kumita rin sila ng 10,000, nag-1,500 din sila. Matik, bibigyan ka ni company ng 3,000. Posible hindi mo nakilala yung na-refer ng mga na-refer mo. Pero dahil under yan ang organization mo, good news, kumikita ka pa rin. Malupit niyan, yung dalawa na yan, nakapag-refer din ng tagdalawa, naging apat. Kumita ka ng 6,000. Yung apat nakapag-refer ng tagdalawa, naging walo, kumita ka ng 12,000. Yung walo nag-refer ng tagdadalawa, naging 16, kumita ka ng 24,000. Yung 16 naging 32, kumita ka ng 48,000. Yung 32 na pag-refer ng tagdadalawa, kumita ka ng 96,000. Alam mo ba dito sa special program na tinuturo ko ngayon? Grabe, pwede kang kumita ng more than or 200,000 in less than 7 months. Depende sa iyo yan kung paano mo gagawin yung negosyo. Kung ikaw marunong ka makinig, willing ka mag-participate, grabe, kayang-kaya mong kitain yan. So dito naman tayo sa direct referral rebates na kung saan kikita ka ng 20% rebates. Yan. So sa 20% rebates, good news, tutulungan natin si referral A mo tsaka si referral B. Kasi bakit? Dahil pag tinulungan natin si referral A mo kumita ng 100,000, automatic bibigyan ka ni company ng 20% rebates na 20,000 pesos. Ang ganda, no? So, sa nag-invite sa'yo, isa lang naman ang kailangang goal namin. Ang goal namin sa nakapag-invite sa'yo, kumita siya ng malaki. Kasi pag kumita siya ng malaki, bibigyan lang naman kami ni company ng 20% rebates na kung saan kikita rin kami. So, yung na-invite mo, tutulungan ka lang din niya kumita. Pero guys, hindi ito ibabawas ni company sa income ng referral mo. Mismong company ang maglalabas na itong 20% rebates. Pasasalamat niya po yan for sharing the business. O let's say si referral B mo kumita ng 500,000, bibigyan ka ulit ni company ng 20% rebates. Kumita ka na naman ng 100,000, grabe. Ang malupit niyan, what if meron kang 10 direct referrals? Pag meron kang 10 direct referrals, uulanin ka ng 10 times 20% rebates na kung saan pwede kang kumita ng up to 450,000 per month. Yan. Grabe, no? Ang laki ng kitaan. Pero guys, dito kasi sa negosyo natin, pag mas malaki ang pinuhunan mo, mas malaki yung posibilidad na mas malaki yung kitain mo. Tama? Kasi baka nag-e-expect ka na muhunan ka ng 15,888, magiging milyonaryo ka na. Guys, maging reality tayo. Kumbaga, prangkahan tayo. Pag nag-avail ka ng 15,888, kikita ka. Pero kung gusto mong yumaman sa negosyo, etong i-avail mo. Pwede ka mag-avail ng Mega Mobile Center. Mamuhunan ka. Kasi bakit? Etong Mega Mobile Center natin, ang puhunan niya, ang kapital, 588,888. Equivalent po siya ng 31 accounts. Ang potential income niya is 13,950,000 per month. Grabe, no? Napakaliit ng kapital, pero yung potential income napakalaki. So yung mga gantong klaseng opportunity, hindi pinapalampas. So meron din tayong Super Mobile Center. Ang capital nito is 328,888. Ang equivalent niya is 15 accounts. Potential income niya is 6,750,000 per month. Meron din tayong Mobile Center na kung saan ang capital niya is 158,888. Equivalent niya is 7 platinum accounts. Potential income niya is 3,150,000 per month. So kung hindi mo pa kaya yan, good news, meron tayong tinatawag na Junior Mobile Center. Na kung saan itong Junior Mobile Center, ang capital niya is 59,888 lang.
pero ang potential income niya is 1,350,000 per month. Yan. So dito, pwede ka kumita ng up to 450,000. Three easy steps lang ang gagawin mo. Nag-refer ka ng, nag-subscribe ka, nag-refer ka ng dalawa, yung dalawa, minonitor lang natin. Grabe, ganun lang kadali. At ang good news niyan, marami tayong kumikita ng online franchising natin, mga new subscriber. Ito na lang, isa sa mga leader natin from Ireland. Grabe, sobrang proud ako dito. Kasi bakit? Ako yung tumutulong sa kanila. Kahit napupuyat ako, nakikita ko, kumikita sila. Isa dito si Ate Leonora Dorian, nurse from Ireland, 1 week income, 13,500. Isipin mo ha, saan niya pupulutin yan 13,500 sa isang linggo? Grabe, no? Si Mr. Yurot Tabanyag, nurse from Ireland din, 1 week income, 18,785. Ate Leonora Luza, nurse from Ireland, kumita ng 20,665. Robert Cabales, nurse from Ireland, kumita ng 50,040. Ate Puralin Solana, 3 weeks income, kumita ng 55,000. Sunday Cleofe, medical assistant, kumita ng 63,540 in 3 weeks. Grabe, no? Bakit sila kumita ng malaki? Bakit sila kumita ng mabilis? Simple lang. Bukod sa ginawa nila yung special program na tinuro ko kanina, na pinakita ko. Guys, nag-avail lang naman sila ng 3 slots, 7 slots, 15 slots, and 31 slots. So, mas nag-eager sila na mamuhunan ng malaki kasi gusto nila kumita ng malaki. At patuloy pa rin po silang kumikita. Good news, marami na tayong mga subscriber na kumikita ng matagal. Ito, isa sa mga kasamahan ko from Cebu, Denver, Navarro, piloto, 22 years old, napakabata. 2 years in doing this business, kumita lang naman ng 1 million. Former panadero, Val Jesus, kumita ng 2 million. Former messenger, Edwin Guevara, kumita ng 5.9 million. Former flyer boy, Leandro Veloso, kumita ng 8.4 million. Former tindera sa palengke, Tita Blesilda Pascual, kumita ng 9.9 million. Former KFC crew, Bong Plata, kumita ng 10 million. Former insurance broker, Frewingo, kumita ng 12 million. Former promo girl, Geneva Galos. Grabe tong babae na to. Ito yung literal na nasabi kong babaeng may bayad. Kasi bakit? Single mom. Pero siya lang naman ang team founder ng buong Gilas kung saan kami napapabila ngayon. Actually, hindi niya na kailangan gawin tong negosyo na to. Pero guys, dahil sa ganda ng advocacy niya to help, tulungan lahat ng mga nagsusubscribe, mga bago, gabayan, patuloy niyang ginagawa yung business. Etong kinita niya is more than 20 million na. Alam nyo bang nakapag-avail na siya ng 4 na sasakyan dahil sa negosyo na to? 2 Montero, 1 Ford Mustang sports car, at yung gamit namin dito sa Manila, Land Cruiser. Grabe. Babae ah, babae. Single mom. Former professional tambay, Eric Santos, kumita ng 24 million. Former computer shop employee, Kenichi Enda, kumita ng 25 million. Businessman Justin Chan, kumita ng 38 million. Yan. Grabe, ang laki ng mga kinita nila, no? So, yun guys. Actually, tapos na yung presentation ko. So, pero bago ako magtapos, gusto ko munang i-share sa inyo kung bakit ako na-involve. At anong tinanong ko na sikreto nitong mga matatagal na kung paano nila na-achieve yung ganong klaseng achievement. So, syempre, curious ako. Tinanong ko sila, ano po bang sikreto nyo? Simple lang ang sinagot nila sa akin. Walang sikreto sa negosyo. Ang tanging sikreto lang, kailangan marunong kang mag-try. 3 letra lang, T-R-Y, nag-try lang sila. At nung trinay nila, inaral nila yung negosyo. Kasi bakit? Sa trabaho nga, pag nagsimula ka sa trabaho, aaralin mo rin, tama? Bago ka ma-promote, kailangan mo munang aralin yung tinatrabaho mo para ma-promote ka sa next level. Tama? Kasi kung hindi mo pa kabisado yung trabaho mo, hindi ka mapopromote. Kailangan gagalingan mo. Ganon din sa negosyo. Pero ang good news dito sa negosyo, habang inaaral mo siya, mas lumalaki yung income mo. At ang good news niyan, meron akong tatawaging tao na magpapatunay na grabe ang ganda ng negosyo natin. Guys, isa lang naman siya dating
Wait lang ah. Dati siyang government employee sa Davao International Airport. Grabe, napaaganda na ng trabaho nito. Isipin mo ah, government employee na siya sa Davao International Airport. Pero bakit siya nag-ship o bakit siya nag-business? Anong nakita niya? Ang laki na ng kinikita niya dun sa dati niyang trabaho. Pero dito sa business na to, guys, nakita ko yung growth na itong tao na to. Grabe yung achievement niya, grabe yung mga napuntahan niyang bansa, grabe yung kinita nila mag-asawa. Isa siya sa mga team founder ng Gilas, Team Lucky. Hindi ko na patatagalin. Guys, palakpakan naman natin. Isa sa mga hinahangaan nating mga coaches dito. Coach Lucky Feb. Yan. Yes. Palakpakan naman po natin si Coach Lucky Feb. Isa to sa mga iniigulo namin kasi grabe na po yung laki ng kinita nito. At siya mismo ang mag-share kung paano niya na-achieve yan. Yan. Hello, Coach Lucky. Yan. Yan, okay na, Coach Lucky. Okay. Yan. Ayan. So, magandang umaga po sa lahat. Good morning. Yan, good morning po, Ma'am Barney. Ayan, Coach King. Grabe, sobrang ganda ng presentation. Grabe, no? Actually, dyan talaga ako na napahanga, especially yung ano natin, yung products natin. Bago yung Showmaking online franchise natin. Nagustuhan ko na talaga yung products natin sa JC. Okay? So, good morning sa lahat, sa mga team founders, ng iba't ibang team. Especially Coach Rolly Sango, ayan, partner Rolly. Grabe ka talaga. Very excited every day. Grabe to si Coach Rolly. Hindi na babawasan yung ano niya, yung energy. Yan. Thank you, partner. Especially sa mga sa ating lady boss si Niba Galos, yan, sobrang nagpapasalamat ako diyan. Kasi nga siya po yung siya pong gumagabay din sa akin, isa sa mga gumagabay dito sa negosyong to. Ayan. So by the way, sa mga hindi pa nakakilala sa akin, my name is Lucky Feb Dinake and I'm 29 years old. Ayan. So, bata pa, di ba? Looks 22. Joke lang. Di ba? Kaya nga, bakit parang bata pa, di ba? Kasi nga, products natin sobrang ganda. Ginagamit ko talaga. Yan. So, background ko po, pwede mo mag-share screen, okay lang? Sorry po. For a while, partner. Yan. Para at least po makita nyo yung saan ako galing, background ko, paano ako nagsimula sa negosyo. Go ahead, partner. Okay. Thank you po. Ayan. So, share screen ko lang. Wait lang. Ayan. Wait lang ha. Lang na ano ba. Okay. Okay na ba? Ayan ha? Yes. So, and background ko po, dati po, ito po ako dati, pakita ko lang. Hindi pa ako nagsisimula sa negosyo. Ayan. So, sobrang ano po, sobrang mas matanda pa ako dyan, di ba? Isa sa ngayon. Ayan. Nung nagsimula ako sa negosyo, ayan, pakita ko lang. Ayan na po, di ba? Parang artista na rin. Diba? So, again, mabilis lang to. So, background ko, I'm a licensed customs broker. And then, nagtatrabaho po ako sa Davao International Airport as a screening officer. So, dyan po ako sa X-ray. Dyan po ako nagtatrabaho. So, doing my job. Okay naman. Maganda yung sahod ko. Yung benefits ng government, yung mga regular namin, na-avail ko din yung benefits kahit hindi pa ako regular. Tapos, mas pataas pa yung sahod ko kaysa sa kanila. Kasi po, may license po ako. Yan, yun yung advantage. Yan. So, na ako nagtatrabaho for 5 years. Yan. So, after ng Davao International Airport, 1 year lang ako dun. Then, assign ako sa Pandag, Surigao del Sur. So, dyan po, mas lalong nahirapan ako kasi nga walang X-ray. Sira yung X-ray machine nila. Pinadala kami dyan para
magtrabaho. Okay? So, mahirap kasi nga, alam mo, pag may ano diyan, pag may isang bagay na prohibited items na nakapasok or isang taong kainainala na may gagawin sa ng eroplano, so kami yung frontliners, kami po yung talagang negligence, no? Kami po yung talagang sa amin yung obligasyon na pag anong mangyari sa mga pasahero, kami po talaga yung unang tatanungin talaga. Kasi kami yung frontliners. So, mahirap kasi nga po, manual namin ginagawa yung pag-check. So, imagine sa isang eroplano, tatlo lang kami diyan nag-check ng mga bag. Sobrang hirap. Grabe yung pawis namin, hindi po yan yung airport nila, hindi air condition. Fun lang. So, sobrang pawis na pawis kami dyan. So, 3 years, okay naman. Nag-enjoy naman ako sa trabaho ko kasi nga po, first job ko siya. So, okay. Maganda. Tsaka yung sahod ko, 15,000 month. Okay na rin. First job. So, yun. Habang tumatagal, abot ng 5 years, na-realize ko lang na parang may kulang. Okay? Parang may kulang. So, sabi ko, may goal ako sa life. So, kung tatanda sa trabaho ko, kailangan mayroon akong ibang pagkakitaan para at least alis ako sa trabaho ko, at least may other pagkakitaan ako na i-exist. So, ginawa ko, naghahanap ako ng negosyo. Lang, ang tanong ko kasi sa sarili ko, hindi ako marunong mag-business. Wala akong alam. So, yung nakita ko yung mama ko, actually, nagustuhan ko yung pero hindi ko alam paano simulan. Pero at first talaga, negative ako. Kasi nga, ayoko mag-business. Mama ko lang, tuloy-tuloy siya. Then nakita ko lang yung mama ko, kumikita siya. Hanggat nga dampasan niya yung sahod ko sa isang buwan, kikita niya 20,000, 30,000. So malaking malaki yung difference. Diba? Nasa bahay lang siya. Ako nagtatrabaho 8 hours a day. Tapos yung mama ko sa bahay lang. So parang may something good ginagawa niya. So doon ako na amazed. Doon ako nagka-interest. Wait lang po. Okay. Tuloy tayo. So yun, ginawa ko yung sumunod ako sa mama ko. Sabi niya, mag-attend ako, sama ako sa kanya. May papakita siyang negosyo. So dun, yung unang ko talaga, attend ng orientation, dun ko nakita ang kagandahan ng negosyo. So actually guys, after sa presentation, nag-decide talaga ako. Hindi ko na pinatagal. Kasi nga matagal ko nang hiningi kay God itong ganitong opportunity na mas maganda pa pala kaysa sa trabaho ko. Sa sahod ko ngayon, dati. Kaya nag-grab ko siya doon. Habang ginagawa ko siya part-time, nagtatrabaho ako sa airport. So hanggang dumating yung time na lumaki yung income ko, mas nalagpasan ko din yung sahod ko, so doon ako nag-decide na mag-job. Kasi po, ito, final time ko, sigurado, times 2, times 3, yung kitain ko. Hindi naman ako nagmali sa ginawa kong decision. So, nag-ako sa job. Not saying na mag-quit kayo sa job. Tuloy nyo lang, dagdag to sa pagkitaan nyo. Yan. Kasi ako lang, ang ginawa ko kasi, nag-quit din ako sa job. Isang reason ko, kasi yung papa ko, nagda-dialysis na. Kailangan niya ng tulong. Kasi ako lang yung I'm the youngest sa family, and then ako lang yung lalaki. So, kailangan kong tulungan yung papa ko. Ayun. So, ito na. Ang nag-ano siya.
So, na-experience ko din ito. Itong trabaho, parang nawala yung runway kasi nga sobrang lakas ng ulan doon sa Tandag. So, nagpaana lang kami kasi nga po baka yung mga sapatos namin. Ayan. So, ayan po. Okay naman yung trabaho ko, nagustuhan ko, kaya lang talaga may goal talaga ako, may pangarap ako na gusto kong makuha. Alam ko po, tayo may pangarap. Na naniniwala ko na yung mga pangarap natin, kaya natin ito pa rin yan. Siyempre, kailangan natin ng guide from above, no? Guide God. So, yun yung hingi ko talaga, Lord, bigyan mo ako ng tulungan mo ako sa negosyong to. Kasi nga, pag naniniwala ka sa sarili mo, kailangan may action ka din gagawin. Kasi wag lang yung niniwala ka lang na kita ka, mababago yung buhay mo, tapos wala kang gagawin, wala din. Tama. Yun, ginawa ko yung negosyo, ito na. Yan, kasama ko na yung mga artista, parang artista na rin ako. Diba? Kasama ko si Karen Reyes yan, si Mark Alcala, isang artista din yan, comedian, celebrity comedian. And then, misis ko, dati girlfriend ko pa yan, diba? Sexy. So, auditor siya, dating auditor sa card. So, ngayon, full-time na kami, ginagawa namin yung negosyo. Actually, nagtatrabaho pa siya, kumikita na kami dyan eh. Diba? And family ko, andyan na rin, no? Very supportive. So, lahat kami, actually, nag-business na rin. Yan, mga kasama ko din sa mga group, sa group ko, na talaga mga, mga leader ko din yan. Ayan, ito yung mga group ng Gilas. Siguro kung lahat tayo magsasama-sama sa isang lugar, sobrang dami natin. Diba? Ito po sa Davao headquarters natin. So, dyan kami nagbabanding. Wala pang pandemic. Ayan. Then, tama din ako sa travel farm. So, one of the expensive resort sa Samal Island. And, alam nyo ba, taga dyan ako sa Samal, pero never ako nakapunta dyan. Bakit? Expensive nga, diba? Isang room 18,000 night. Hindi pa kasama yung entrance. Ganun siya expensive. Imagine, nakapunta kami diyan, marami kami. Ang good news po, libre po 'yan. Okay? So, nakita niyo naman, nandiyan si Lady Boss Geneva Galos, si Coach Marites Lanzanas, Coach Jenny Arellano, Coach Aida, Coach Josephine Aringo and Coach Coach Jay Bualan andyan din, di ba? So a lot of ang mga leaders natin na nakasama ko dito sa Pearl Farm. Ayan. So enjoy kami kasi nga sobrang sarap ng mga pagkain, morning na morning pagising mo, ay ang daming pagkain. Di ba? Ayan. Then yan, ito yung moment ko, ito yung yung picture, isa sa mga nagustuhan ko talaga. Sobrang ganda, para naning akong artista, nakabakasyon ako sa ibang bansa, di ba? Yan. Isa din sa pinakamagandang moment na nangyari sa amin. Ito po, number sa amin, yung bagong first brand new car namin, yung Mitsubishi Expander. Yung unang labas ng Expander, isa po kami sa nakabili. Okay? In-award sa amin, hindi lang kami, daming naka-award po. No? Daming in-awardan. Ayan. So ngayon, dito sa Davao headquarters natin sa JC, and dyan po award sa akin din. Alawang awarding po yan. Kasama ko dyan si Lady Boss Geneva Galos at saka si Coach Aida Castañares. Sila yung mga tumutulong dito sa negosyo. Ayan. So, sabi nga, dumikit ka sa mga taong successful kasi nga, mahahawaan ka. Ano nangyayari sa kanila, mangyayari sa'yo. Nakakotse sila, makakotse ka rin. Kung kita sila na malaki, kita ka rin na malaki. Ano lang po, walang sikreto. Kailangan mo lang makinig. Willing to learn ka lang. Yun lang naman eh. Then you have to try. Baka nagustuhan mo yung negosyo tapos hindi ka nag-try, walay pa rin. Diba? Useless. Ayan, kasama ko yung lola ko, yung mga kapatid ng mama ko. Yan. Ngayon po, nung dumating yung pandemic, ito, worse. Dumating yung pandemic, kasi nga, ginawa namin, hindi kami online gumagawa sa negosyo. Kasi hindi kami masyadong marunong. So, ang nangyari po, talagang walang-wala kami. Yung savings, syempre, nagamit namin.
So medyo tagilid, ma di ba? Walang pumapasok, laging lumalabas yung pera. So napaisip kami na ng misis ko, ano yung gagawin namin? Kasi nga po, parang baka kung ito tuloy-tuloy after 1 year, tapos labas lang labas ng pera, talaga maubos yung savings. Ma. So niya, ang ginawa namin, hinintay namin yung ano, yung good news ng may-ari. So doon naglabas ng ano, ng video live si Boss Joe regarding sa Showmaking online franchise. Actually sobrang sobrang happy namin. So grateful talaga. Kasi po ito yung ano, ito yung way na makaka-survive kami ngayong pandemic. Kasi itong pandemic hindi naman agad-agad mawawala eh. Baka aabutin ng 1 year to 2 years pa, 'di ba? So doon, sobrang ano namin, sobrang happy kami sa ginawang ginawa ano ni Boss na magkaroon ng Showmaking online franchise. And ang maganda po, ginawa namin yung negosyo online habang nasa bahay ka, pwede kang kumita kasi nga bawal maglabas because of pandemic, because of the virus. So nasa bahay lang kami, doon lang kami nag-ano, nag-online lang kami gamit Facebook, gamit yung cellphone, laptop, syempre internet, gamit din. Yun lang nang yung ginamit namin na tools para makita kami sa online franchise na ginawa ni Boss. So yun, ito yung mga taong kumita din. Nagsimula kami, sila yung naniniwala sa amin. Kasi nga sabi ko, maniwala ka lang sa sarili mo na kaya mo itong gawin, especially ngayong pandemic, kailangan na kailangan mo to. So maniwala ka sa sarili mo na kaya mo. Kasi pag hindi ka niwala sa sarili mo, wala mangyayari. Kung negative ka, yung ano, yung nasa paligid mo puro na negative, may pandemic, mga virus, may namamatay ng mga tao, 'di ba? Tapos ikaw, negative ka pa sa isip mo, hindi mo pagawin itong super gandang opportunity na bahay ka lang, kikita ka. So 'di ba, sayang, sayang yung opportunity. So ito, sila yung mga taong kasama ko ngayon. Actually, hindi to updated. Actually, si Sir Carl Emmanuel Mosso, in 2 weeks time, kumita na siya 20,000 yan. Yan. Meron kami tricycle driver, talagang niwala, kumita siya. 1 week niya, 3,150. Ito, Fernando Lopez, seaman po to. Nasa barko pa rin. Diba? Habang nasa barko po, sinishare niya yung negosyo sa mga kasama niya. Yan, kumita siya 23,000 weeks time. Mama ko, nasa bahay lang. Diba? Hindi siya masyadong marunong sa online, pero sabi niya kailangan eh, kailangan niyang gawin kasi nga ito na yung new normal. Ma, so kumita siya 30,000 3 weeks. FW from Dubai, si Annalyn Morga, kumita ng 1 week 11,700. Mary Joy Pantinople, CPA, yan, kumita po siya. Yan, Josephine Ray Domingo, sa Jensen. Meron kaming si ano, branch manager sa si Roger Buscay sa Leyte. Yan, kumita siya 7,000 1 week. Ito, Netherlands, nagtatrabaho sa logistic company sa Netherlands, si Mona Grace Galgo, kumita ng 36,000 4 weeks. 1 week income ni Lady Lynn, yan, student po. Ito po, 4 weeks income 39,580. Ang teacher po sa ano, sa Pulumulok. Yan, imagine po, nagtatrabaho, part-time ginawa yung negosyo. Ito yung kinita niya. Ito pa, internal auditor, kasama ng misis ko dati sa card bank. Ito po, kinita, 3 weeks income niya, 32,000. Pagdag sa kanyang sahod, di ba? O mas maganda yung may, ano, may pandagdag ka kaysa lagi kang nagbabawas. Okay? Ito, misis ko, 5 weeks, kinita niya, 181,940. Imagine guys, pandemic time, ito yung kinita, misis ko. Di ba? So, mas lumaki yung income namin ngayong pandemic. Kasi nga po, mas tinodo namin. Di ba? Pahuin mo lang siya. Wala namang mawawala, di ba? Isa naman wala kang gagawin. Di ba? So, ito, 5 weeks, sobrang, ano, sobrang thankful, sobrang grabe yung thankful namin kay God. Kasi nga, talaga nag-guide siya sa amin. And then, ito po yung kinita ko for 6 weeks income, 323,600, di ba? So, imagine guys, bahay, nasa bahay lang kami, ito yung kinikita namin ngayong pandemic. So anong point ko guys, walang mawawala kung mag-try ka ngayon.
yung pandemic, hindi po siya matapos by next month or the other month. Itong pandemic, mas ano pa to, kaabutin ng 2 years to 3 years pa bago mag-normal. Kung wala kang gagawin ngayon, wala mangyayari, hindi ka talagang maubos yung savings mo. Ito yung pinakamadaling gawin na negosyo na kahit nasa bahay ka lang kikita ka. So, guys, ito lang, kreto, ito lang i-share ko sa inyo. Malapit ako matapos. Unang-una po, kailangan mo lang tanggalin yung pride mo. Yan. Kasi po, kaya ko, ma-pride din ako dati kasi nga po, license holder ako. Pero, lunok ko yung pride ko, nanggal ko yung pagka-license customs broker ko, nakinig ako sa mga taong mas mababa sa akin pero kumita na malaki. So, tinanggal ko yung pride, kaya po ako na, ngayon, kumita ng ganito, kaya po ako naging, hindi naman successful talaga, pero at least, kumikita. Diba? Ito, linya din. So, baka sabihin nyo, Coach Lucky, maganda yung negosyo, kaya lang, hindi ko naman linya. Okay, actually, hindi rin namin linya tong ano, itong negosyong to. Coach Rolly, I think Coach Rolly is anong background mo, Coach? Engineer po ba? Hello, partner. Yes. Ayan. Yes, Coach. Diba? Si Coach Barney. Then, iba yan. Si Iman din yan, di ba? So, imagine, iba-iba yung linya namin. Pero, nandito kami ngayon, kakaisa, sa isang ano, negosyo. Bakit? Isa lang yung point natin, isa lang yung gusto natin mangyari, kikita na malaki. Kumita ng pera ngayong pandemic. Ngayon, ang na-amaze lang ako sa income ko kasi nga, ang gusto ko lang, magka-survive yung pandemic. Pero, binigay ni God, blessings, doble. Mas malaki. So, imagine, ginawa namin, nagtutulungan kami sa ano namin, sa team namin, paano kikita yung mga ano namin, mga bagong franchisee. Tapos sabi ko sa kanila, walang linya-linya, pag ikaw ay gustong kumita na malaki, linyahin mo. Di ba? Okay, sabi nga ni ano eh, sabi dito, kung matagal ka na sa linya mo, tapos wala pang nangyayari sa'yo, di ba? Hindi ka pa rin umasenso, anong subukan mo ang hindi mo linya, baka dito ka rin umasenso. Tama? Ang daming nasa linya ngayon, pero tingnan nyo naman, diba? Hindi sila umasenso. Tingnan nyo yung ano, pag akong empleyado kayo ngayon, tingnan nyo yung head sa inyo, manager, yung manager nyo, yung supervisor. Kung maganda yung buhay niya ngayon, ibig sabihin, doon din patungo yung buhay mo. Kung successful sila sa pagiging ano, empleyado, tuloy mo yan. Okay? Pero pag nakita mo, halos pareho lang kayo, sobrang tagal na niya sa trabaho, pero pareho lang kayo, maghanap ka ng iba pagkakitaan na pwede mong idagdag. Okay? So, yan. Tatlo, busy. Actually guys, lahat tayo busy. It's all about, ano lang talaga, it's a matter of time management lang talaga. Kasi nga, daming empleyado dito ngayon na nag-online franchise. Okay, bakit nila nagawa? Kasi nga po, after ng trabaho, may time pa sila. Marami pa tayong oras. 5 PM lang yung trabaho mo. Diba? Beyond that, hindi ka na. Ano bang gagawin mo sa free time mo? Manonood lang ng TV, manonood ng mga news na, diba? Hindi maganda yung mga nangyayari. Diba? Instead na manood ka ng TV, mag-Facebook ka lang, gawin mo tong online franchise. Mag-business ka, mag-online business ka. Mabay ka sa amin. Kasi nga po, kami yung isa sa mga tutulong sa'yo para kikita ka. Okay? So, huwag kang maging busy. Okay? Share ko lang, may apat na klaseng taong busy. Okay? Una, yung maraming oras pero walang pera. Okay? Yung mga taong tambay, laging nag-Facebook, walang ginagawa, bahay lang. Alawa, yung maraming pera pero walang oras. Okay? So, ito yung mga taong sobrang busy. Yung mga manager, mga matataas na posisyon sa company. Yan, sobrang busy niyan. Okay? Pero may pera. Pero hindi siya balance. Okay? Pinaka-worst, ito. Wala ng pera, wala pang oras. Karamihan sa mga ganitong tao, ito yung mga taong empleyado. Okay?
Sorry guys ha. Nagpapakatotoo lang ako kasi nga po na-experience ko din yan yung inalok ako sa negosyo, sabi ko busy ako eh. Ay hindi, wag na, busy ako eh. So, tinanong ako, busy ka, malaki na yung kinikita mo. Sabi ko, wala nga akong savings eh. So ang sabi niya sa akin, eh nagbibisi-bisihan ka lang. Hindi ka busy. Bisi-bisihan tawag dyan. Okay, wag kang maging bisi-bisihan. Wag mong sayangin yung oras mo sa mga ibang bagay na hindi ka naman kikita. Okay? So, pinakamagandang ano, kasing tao, itong maraming oras pero maraming pera. Yan. So, dito po sa online franchise, pwede po kayong magkaroon po kayo ng time freedom at saka financial freedom. Imagine po, I have nine months old na baby. Full-time namin ni Mrs. Asikaso yung baby. Sa bahay kami, kama namin. I have a lot of time na mag-bonding talaga. And then, ang maganda, kumikita pa. Diba? So, yun yung goal. Yun yung gusto natin mangyari sa buhay. Yung marami kang oras, marami kang pera. Ma, ayan. Ayan pa, pera. Problema, pera. Yes po, problema, pera. Tanungin ko po kayo. 10 years ago, anong problema? Pera. 10 years ago, problema mo. Alam ko, pera. Ngayon, mating yung pandemic, mas problema. Pera. Yun yung reason mo. Pero alam nyo, pag gusto, may maraming paraan. Kaya maraming dahilan. Kaya, hanapan nyo ng paraan yung online franchise na to. Yung savings, kung may savings pa kayo, labas nyo. Kasi mauubos yan. Okay? Na may savings sa bangko, ilabas nyo. Mag-invest, mag-business kayo, mag-online franchise kayo. Okay? Mumultiply pa yan. Madami pa yan. Lalago yung pera mo. Isa naman, itatago mo. Pag wala ka ng on hand, lalabas mo din yan. Tama? Kasi gagawin mo expenses. Wala. Everyday expenses po. Everyday may expenses tayo. Pero pag wala pumapasok lagi, ubos yan. Tama? So, ngayon, sasabihan ko na kayo, 5 years from now, kung di mo to gagawin, problema mo pa rin pera. For sure. So, ngayon pa lang, gawin mo na to. Decide ka. Kasi ako po, dati, wala din akong pera. Hinanapan ko din ng paraan. Ano niyo kung ginawa ko? Share ko lang ha. Ginawa ko, nag-loan ako sa PSIS ko. Kasi nasa government ako eh. Then, nag-start ako ng 3 accounts. Good. And then, ano niyo nangyayari? Ito, nakakatuwa lang ha. Umalis ako sa ano, umalis ako sa job ko, may utang pa ako sa GSIS. Akala ko wala na. Akala ko, hindi na ako, ano, hanapin ni GSIS. Nangyari, nanap ako, pinadala na ako lagi ng letter ni GSIS kasi po may utang ako na almost 50,000 ni loan ko. Kaya po, ang ginawa ko, binayaran ko. Diba? Ang maganda, eh, kasi kumikita. Tama? Nabayaran ko. Ayun. And then, ito pa. Ito ang pinakamaganda. Kaya nyo talaga. Successful people, they do it now. Successful people, they do it later. Lagi ko po yung sinasabi. Kasi nga po, kung hindi ako nagsimula agad, hindi ako nag-decide agad, wala ako dito ngayon. Hindi, wala ako ngayon, nagsishare sa inyo sa ano nangyari sa buhay ko. Diba? So, ibig sabihin, kung magta-try ka ngayon, malamang sa malamang, possible, kita ka. Possible, mababago buhay mo dito. Pag hindi ka nag-try, ay, walay pa rin. Walang mangyayari. Ma, so you should try this business. Okay? Or why lang yan? Try. Ito, pinakawalas. Asma. Kung maging asma, huwag magtanong sa mga ano, sa mga hindi nakakita ng negosyo. Kasi ikaw yung nakakita, dapat ikaw yung mag-decide. Maging asma. Ano yung asma? As my brother. As my husband. As my partner. Diba? Kasi kung lagi kang ganyan, wala. Walang mangyayari. Diba? Kailangan ikaw mismo mag-decide. Kasi ikaw nakakita. Iba yung nakarinig, iba yung nakakita. Ikaw nakakita ng opportunity, ikaw mag-decide. Okay? So, yan guys. Wala pong sikreto sa negosyo. Tapos na po ako. Konting ano na lang message. Walang sikreto sa negosyo. Kailangan mo lang makinig, willing to learn ka lang sa negosyo. Yan.
And then, ito, pinakamaganda. Sistema. Kailangan i-follow mo yung system. Kasi pag hindi mo finalo yung system, hindi ka kita na malaki. Okay? So, kami, kumikita ka na malaki kasi nga may sistema. Yun yung, ano namin, yun yung talagang ginamit namin. Fina-follow namin yung sistema ng business. Kasi alam nyo, lahat ng negosyo, may sistema yan. Ano kikita na malaki, diba? Talibigan, may sistema. At wala ka, walang may-ari dyan sa Jollibee, kikita yan na malaki. Kasi may sistema. Ganun din yung ano natin, yung online franchise. Kailangan mo makinig, sino yung nag-ano sa'yo, sino yung nag-alok sa'yo sa negosyo, franchisee ka na, makinig ka sa mga coach, makinig ka sa sino nag-invite sa'yo, kasi nga, tutulungan ka. Hindi naman sila magbibigay ng mga guide na hindi makakatulong sa'yo para kumita. Kasi kung anong nangyari sa kanila, nangyari sa amin, ganun din yung ibabahagi namin sa inyo para kumita din kayo. Ganun lang, it's helping business. Tulungan tayo dito. We are one team, team Gilas tayo. Magtulungan tayo. Okay? So, guys, thank you. Thank you so much, Coach Rolly. Salamat. Coach Barney, thank you. Thank you po sa inyo. And welcome to the good life. Ayan. Coach Lucky, thank you, thank you, thank you so much. Grabe, very inspiring. Short, but very concise. Totoo yung sinasabi niya, guys. Oo. Try. Walang mahirap sa word niya, try. Okay. Di ba tama, Coach Rolly? Yes, tama. Kamusta naman mga guest natin dyan? Buhay pa ba kayo? Alam ko, buhay na buhay. Oh, ano naman, 49 million. Kanina, tayo. Kanina 49, 50. Hanggang ngayon, parehas pa rin. Oh, at least Sunday, yes. Di ba? Kalahati. Wow. Oo. Expect Coach Lucky Ferb, grabe lalo kung ginaganahan. Oo, oh, tumayo, tumayo balahibo ko. Correct. Nabuhay yung mga katawang lupa. Totoo lang talaga. Oh, maging totoo lang tayo sa negosyo natin. Eh, yung blessings talaga, tuloy yan. Lang. Tama. So guys, sa mga subscriber po natin, bigyan po natin ng way yung mga guests nyo para magtanong sa business natin para masagot po natin yung mga question nila. So yung mga guests po muna natin yung giveaway natin sa pagtatanong. Yan. So guys, open na po ang question and answer natin. Pwede po kayo mag-open mic or pwede nyo pong i-chat sa chat box natin yung mga tanong nyo. Sasagutin po namin yan. Ano ko to? Bagong subscriber ko to. Ayun, Ate Risa. Ayun, no? So, yun yung normal talaga pag simula pa, madami talagang rejection. So, ako nga, dati, 2 months bago ako nagkaroon ng isa. Diba? So, kumuta din ako, almost 300 rejections. Diba? So, tinuloy-tuloy ko lang. Then, nagda-direct selling ako paunti-unti at hanggat sa nakikita nila, yung mga una kong napasali, yun yung mga users ko din. So, nung umepekto na yung produkto sa kanila, yun, kumukuha na sila ng ano, mga subscription kasi gusto din nilang maka-buy one take one. And then, eventually, tuloy-tuloy na. So, babalikan talaga natin yung basic, yung ano, products. Kasi iba-iba klase ng tao, may gustong mag-direct selling, may gusto namang user lang. Eh yung ginagawa natin ngayon, yung tong mga business mindset na gustong lumago yung kita. So, diba? So kaya nagmo-multiple accounts tayo. So for you, magkikita naman tayo sa office bukas. Bukas na tayo mag-lecture. Yes. I will coach you one-on-one. Yes, grabe. Ayan. Si Mr. Paul, may question si Mr. Paul. So, Coach King. Yes, Coach Rod. Picture muna. Ah, yan. Picture tayo. Guys, pwede kayo mag-open cam, ha? Picture tayo. Ilabas nyo kung gaano kayo kagwapo tsaka kagaganda. Huwag kayo maiya. Yan. Grabe. Ang gaganda nila, oh. Yung palo. Diba? Grabe. Ang ganda ni Miss Mayet. Nandiyan, oh. Si Miss Glenda na Sol. Yan. Hello po. Yan. Picture tayo, guys. 1, 2, 3. Sa kabila naman po. Ayan. Open po kayo ng cam, guys.
Yan, si Miss Dora Jackson. Ang ganda, ayan, ang ganda rin ni Miss Nero. Grabe. Yan, ilabas niyo yung ganda niyo. Huwag niyo ikahiya yan. Yan, 1, 2, 3. Yan. So, yan, may nagtanong, saan po kukunin ang products sa pagsa province na hindi city? Gano'ng katagal ang processing? Regarding sa products, pwedeng ipadala yan ng ano ng sponsor mo sa'yo, Mr. Paul. Just a clarification between JC Premier Office and the Food Hub. Are they the same purpose to procure discounted items? So, sa JC Premier po kasi, excuse me po, para na ako si Mike Enriquez, ha? So sa mga ano po clarification lang po about kay Food Hub, iba po si JC Premier tsaka si JC Worldwide Franchise. So sa Food Hub po, kailangan nyo po muna mag-apply, may seminar po diyan once po na na-approve kayo. Ayun. So Coach King, may tanong. Just clarification between JC Office and Food Hub. Are they on the same purpose to procure discounted items? Okay, so actually po, priority po ng lahat ng JC business centers to become a Food Hub, no? Yes. So yun po yung priority. So as to discount, dapat i-cater po ng business center yung mga distributors natin or subscriber na magbigay ng 30% discount doon sa Food Hub. Opo. So, yun namang mga malalaking city, pwede din pong madaming Food Hub. So, it depends on the approval of the management. Mayroong, like dito sa Cagayan, it's allowed 3 to 4 Food Hubs because of the distance. No? So, ibig sabihin, ang purpose ng JC Office is to provide the health and wellness products. Yun. Yung Food Hub naman is basically for the frozen foods. So anybody can apply for Food Hub, no? Except our JC Office is only exclusive every city. Yun po. Yan, si Miss Eva. Member na po ako. Gusto ko po sana mag-avail ng Food Hub or online franchisor. Miss Eva, meron po tayong letter of intent na kailangan yung fill upan. Tapos po, i-email nyo po yun kay Sir Gary. So, pwede nyo po yung itanong sa sponsor nyo, Miss Eva, regarding sa pag-a-apply ng Food Hub. Pick up po ba yung sa foods, sa Food Hubs or JC na ang magde-deliver? Yan. Mr. Paul, pag dito po sa Metro Manila, nade-deliver po natin yung mga product. Pero pag sa mga newly Food Hub po natin, na katulad po ng mga ibang Food Hub na province, for pick up po yung mga ano natin, food products. What is the minimum number accounts para maging Food Hub, Coach? Yan. Coach. So, ang pinaprioritize po kasi sa Food Hub, ang tinitignan po nila muna kasi kung naka-mega mobile center ka. So kung sa area po wala naka-mega mobile center, bababa po yan sa super mobile center. Pag walang naka-super mobile center, bababa siya sa mobile center hanggang bumaba ng junior mobile center. Yan. So ayun po yung pinaprioritize sa pag-a-apply ng Food Hub. Ang 5K referral income po natin, ang referral 5K referral po natin, hindi po natin malalaman, baka hanggang Monday na lang. So lahat po ng mga kakilala nyo, maganda mapasubscribe nyo na sila. Kasi ano po, promo lang, guys, promo lang to, ha, hindi to lifetime. Baka inaasahan nyo lifetime tong 5,000 referral income natin. Promo lang siya. So binigyan lang tayo ng chance ng mga big boss natin para kumita ng mas malaki at ng mas mabilis.
So kaya kami, kung mapapansin nyo, kahit hindi na kami natutulog, tinutulungan namin yung mga subscriber namin para mas kumita sila ng mas mabilis at mas malaki. Para mabawi nila agad yung mga pinuhunan nila. Kasi dati, ang kumpla natin ay 1,000 lang po talaga yung direct referral. Yes. Kaya tinaas yan para makatulong this pandemic time. Kasi tatlo lang, bawi ka na. Tama. So baka bumalik po tayo, baka maging 2,500 yan or 1,000 ulit. If my relative use my ID number to order online shopping, can she still get 30% discount? Yes, Miss Christina. Pwede niya pong magamit yung ID number niyo. Gagawa niyo lang po siya ng authorization letter para maka-order po sila ng products ng may discount. Yun. So, bali Ma'am Tina, pagdating po sa pag-purchase ng mga products sa health and wellness natin, yung percent po natin is up to 70% or buy one take one. So makaka-avail po sila using your ID and authorization. However, dun sa shop link natin, if they will use, yung 30% po, pupunta po sa account nyo kasi kayo po yung naka-register. Even though gagamitin nila yung pag-share, sa'yo din po yung income mapupunta. Yung purpose lang po nung authorization is over the counter na pinabili mo kahit sinong tao. Yun. Pero sa shop link po, automatic po yung papasok sa JC wallet natin. Opo. Yes po. Ma'am Reggie ba ito from Batangas? Yung mga prospect nyo po, immediately pag-join nyo ngayon, pwede nyo agad ipasok sa Zoom tomorrow. So we have scheduled Zoom webinar every 8 p.m. And araw-araw po, mayroon din po tayong 3 p.m. product presentation sa group page po natin. Doctors po yung nagpe-present. Yan. So every 8 p.m. exclusive po sa Team Gilas itong ginagawa natin. Lahat ng guests nyo po, ipasok nyo po dito para maturuan po natin at masagot po natin yung mga questions nila, no? And then all the team founders naman po, nagmi-meeting din po sila, group like this, separate, para po lalong ma-address yung concerns natin. Ayun po, no? How do you that authorization through online? Okay po, gawa lang po. You mean shop link. Ganito po yun, Ma'am Tina. Yung shop link natin is made specifically and unique sa lahat ng subscriber kasi nakatag po yung ID number natin. So actually, hindi na siya kailangang authorization pag online. However, pag bumili po siya sa Food Hub walk-in, yun, gagawa kayo ng letter, pipirmahan nyo, atas nyo yung ID nyo, valid ID, picturean nyo po, isend nyo messenger doon sa pabibilhin nyo para makadiscount siya ng 30%. Yun po. Okay? New Zealand na partner. okay. Sorry. Ano ba yan? Akala ko umupo ka lang. Wait. Wawala eh. Guys, for a while ha. Okay na, Coach King. Yun, sorry, na-mute ako. Nag-mute ako, naubo ako eh. Yan, so wait lang ha. Nasaan na yung nagtanong? Coach, my cousin is in New Zealand. Makover ba siya in case mag-sign in siya? Kaya ba ma-deliver in case magkaroon siya ng order? Miss Alice Cruz, yes po, pwedeng mag-subscribe yung cousin mo from New Zealand. Ang pwede pa lang po nating mapadala sa kanya once na nag-order siya is health and beauty products. Yung food po natin hindi pa po allowed sa New Zealand. Yan.
So yung health and beauty products po natin, pwedeng-pwede nyo pong mapadala doon once po na may order siya. Mr. Paul, meron bang website para ma-monitor ang mga na-refer na friends? Yes po, Mr. Paul, meron po tayong portal na kung saan makikita nyo doon yung mga na-refer nyo na pumasok na sa system. Yung mga friends nyo po na nag-subscribe, ah, makikita nyo sa system yun. Can we get a poster for showmaking and post it in Sari-Sari store? Yes, Miss Christina, meron po tayong poster bank sa JC portal po natin. Sa pinakababa po noon, pwede po kayong kumuha ng videos and pictures